Hello sa inyong lahat! Bali sa video na to ay gusto kong magbigay ng paalala sa ating mga kababayan na pupunta sa bansang Poland. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na paalis na yung meron ng flight schedule. Siyempre, kasama na din yung mga taong nag-a-apply pala, nag-aantay pala ng working permit, at saka ng kanilang visa appearance. Siyempre, kayo din so gusto kong paalalahanan na once na magpa-flight na kayo papunta ng Poland, kailangan meron kayong dala-dala na extra allowance or extra pera kasi hindi nyo alam kung ano ang sitwasyon na dadatnan nyo sa Poland. Maganda kung kayo ay may mga kakilala or mga kababayan natin na nauna na doon sa company na pupuntahan nyo at sila ay nakakausap nyo para may idea kayo kung ano ang sitwasyon na dadatnan nyo doon. Paano kung wala, kasi mahirap yung mabibigla kayo na ganito pala ang magiging sitwasyon natin dito. Kasi hindi nyo alam kung pagdating nyo sa Poland ay makakapagtrabaho kaagad kayo. Kasi meron akong mga nababalitaan na pagdating nila ng Poland, nag-stay sila ng ilang linggo bago nag-start magtrabaho. Siyempre, sa panahon ngayon, wala na kasing libre. Paano kayo kakain kung wala naman kayong kinikita? Kaya kailangan nyo magdala ng extra na pera. Hindi naman ganun kamahal ang bilihin sa Poland. Maswerte na lang kayo kung ang company na mapupuntahan nyo ay nagbibigay ng advance or nagpapautang, and then babayaran nyo na lang kapag sumahod na kayo para meron kayong pang-allowance. Paano kung wala? Siyempre, nakaka-stress yung wala ka nang trabaho tapos wala ka pang pera na pambili ng iyong pagkain. Kasi yun ang pinaka-importante. Mahirap kasi yung nasa abroad tayo tapos stress tayo. Siyempre, kung ano-ano ang ating maiisip. Then halimbawa, nasa Poland kayo, medyo mahirap ang sitwasyon nyo doon. Isipan nyo na lumipat na ibang part ng Europe. Halimbawa, napili nyo ang Spain. Kailangan nyo ding magdala ng pera. Ang pinakang advisable na dalhin nyo kung kaya nyo ay pinakang minimum na sana ang 500 euro. Hindi nakasama doon yung inyong magiging pamasahe papunta ng Spain or ng Madrid. Kasi sa totoo lang, sobrang dami na ng mga tao dito sa Madrid. Kaya yung mga kababayan natin na naandito na halos kararating lang na hindi pa stable ang trabaho, medyo nahihirapan na rin talaga maghanap ng trabaho dahil napakalaki na ng kompetisyon. Yung ibang mga nakakausap ko, ang kanilang mga trabaho ay half day lang. Yung iba pang umaga lang sila may trabaho, then sa hapon wala. O kaya naman ay ilang araw lang yung trabaho nila, wala pa silang nahahanap na talagang pinakang full time. Ganon, kasi marami din namang mga available na trabaho, kaya lang dahil nga sobrang dami ng mga tao naghahanap, hindi lang naman mga Pilipino ang naghahanap, napakalaki ng competition. Kaya kung halimbawa pipiliin yung pumunta sa Spain, kailangan maging ready kayo kung ano yung dadatnan niya dito, kung ano yung sitwasyon na aabutan nyo dito. Kailangan buo na ang loob nyo na talagang ano man ang mangyari ay ikaw ay makikipagsapalaran dito sa Spain. Kasi napakahirap kung halimbawa medyo nakadumaan ka sa struggle sa paghahanap ng trabaho, then na-stress ka. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga madaling maghanap ng trabaho dito. Lalo na kung wala kang experience na nagtrabaho ka sa bahay, wala kang daladalang recommendation letter or reference, kailangan mo makipagsapalaran, kailangan mo magtiyaga, mag-take ng mga interview, maghanap sa kung saan-saan ang mga possible na magiging employer mo. Kaya ang pinakamagandang gawin talaga, magdala kayo ng extrang pera para hindi kayo ma-stress. Kasi nakaka-stress yung nakikita nyo na nauubos ang pera nyo, then wala pa kayo nahahanap na trabaho, panay ang take nyo ng interview, then well, hindi naman kayo natatawagan o hindi kayo napipili. O kaya naman, nakakalungkot pa yun na kapag simula kang magtrabaho, tapos hindi kayo nagkasundo ng inyong amo, nahirapan ka sa trabaho, kaya nag-quit ka. Siyempre, maghahanap ka na naman another, paghahanap na naman ng trabaho. Kasi hindi natin masisisi ang ating mga kababayan na mag-quit sa isang trabaho kung hindi makatarungan yung trabaho na kanilang napasukan. Sana kung halimbawa kayo ay makikipagsapalaran na mag-apply papunta ng Poland o kaya ay ng lumipas sa ibang part ng Europe, ay kailangan meron kayong determinasyon, malakas ang loob nyo, masipag kayo, matiyaga, yun ang pinakang matiyaga kayo sa trabaho. Kung halimbawa pipiliin nyo ang Spain, magtiyaga lang kayo na 3 taon,
Then, pag nagkaroon na ng papel, napakalaki na ng chance na makapagtrabaho kayo sa ibang field. Basta kailangan lang talaga natin mag-aral ng Espanyol para tayo ay mag-level up. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong panonood at magkita kita tayo sa mga susunod kong videos. Sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick mo na ang subscribe button. At kung nagustuhan mo ang video na to, pakiclick mo na rin ang like. Maraming maraming salamat. Paalam!